Ayan na. What's working this year 2022? Ano nga ba? So, what's working? Usually naman, Facebook ads pa rin. Working. Yung before kasi, ito, newspaper. Ayan. Magazine, radio, cable TV. Ganun pa yung mga before eh. Google ads, link ads. So, kung compare po natin siya sa mga Google ads, link ads, Facebook ads pa rin yung pinaka-mura. Lalo na sa Pilipinas, mura pa rin po tayo. Compare natin yung mga nag-ad sa US. Alam niyo yung mga US, para sa kanila yung mga $5 yung pinaka-lowest nila. That's ano, kano ba $5 sa atin? $250. Diba? Ang mahal ng ads nila, yung pinaka-lowest nila doon. Yung iba, okay na sa kanila, $50 eh. Mga $50, that is $2.5 ba? Tama, mga $2.5. Diba? Okay sa kanila yun. Sa atin, mga piso-piso, 20 pesos. 30 pesos. Diba? Sa atin, mga 30 pesos, ayaw na natin. 50 pesos. Pero, ayan, napakamura pa rin ang Facebook ads. Okay? So, mas maganda, ngayon pa lang, subukan mo na, huwag mo na antayin na magmahal pa yung mga, ano, mga price ng ads mo bago doon pa mag-take action. Okay? So, why online video ads are very effective? So, sinasabi ko sa inyo, kapag lalo na kapag cold market, ibig sabihin ng cold market, hindi ka pa nila kilala, never been heard yung pangalan mo. Okay? Cold market po yung tawag dyan. Sabi sa Forbes, ayan, people prefer watching videos because they are easier to consume. Okay? Mas madaling manood kaysa magbasa. Tama ba? Mas madali naman talaga. Kasi nga, wala, hindi ka na magbabasa eh. Wala ka na effort dyan. Yung effort mo nalang papanoorin mo, papakinggan. Di ba lahat di tayo nanonood, minsan mga TikTok dyan, napaka-powerful ng mga videos na yan, di ba? So kasi gusto talaga natin manood ng mga videos. Right? Ayan, makikita mo dyan, sabi nga ni Forbes, viewers retain 95% of the message when they watch it in a video. Okay? Ibig sabihin, mas madaling matatandaan kapag video ang ginagamit. Di ba? Kesa naman sa binasa mo, mas madali talaga matandaan yung video since na meron kang visual na nakita. Right? Make sense ba? So, mas maganda na video talaga. Yun yung pinaka-required ko talaga na kapag nag-a-ads kayo, video yung dominyo. Lalo na kapag cold market yung tinatarget mo. Okay? Kahit ako, talagang mas maganda talaga video eh. Yeah. Okay? So, video has become the standard. So, right now, alam nyo, umuso na yung TikTok, naging standard na yung pagbibideo talaga. Compared dun sa images lang. Get? Nag-gets nyo ba? Naging standard na ngayon. Kasi nga, syempre lahat yan, nasanay na talaga since na nagsimula ng COVID, nag-lockdown, di ba? Lahat na yan, nasa bahay na. Umuso ngayon Netflix, di ba? Yung mga video, yung mga Discovery Plus, Amazon Prime, yung mga ganun. Talaga umuso na. Hindi na uso yung pumunta ka ng sinihan para manood. So dito, makikita mo na lahat ng movies. Sobrang mura pa, di ba? Yan. So, ano naman? Ano naman yung mga most engaging? So, para mas ma-engage yung mga videos nyo, ano ba yung mga meron dyan? Yung mas mataas. So, dito, according din sa Sprout Social, the most engaging social ad content according to consumers. According sa consumers yan, ha, yung mga consumers talaga. So, ayan. Entertains me, around 41%. Right? 41%. Kapag ini-entertain mo nga naman yung tao, talagang mas mataas yung engagement. Lalo na sa TikTok, di ba? Sasayaw-sayaw ka dyan. So, more entertainment po tao dyan. Okay? Or something na may mga funny entertainment. Mga ganun. So, talagang 41%. Now, kapag nagbibenta ka naman, offers a discount, it's more on 37%. Most engaging. Okay? Kapag maganda yung mga discount mo dyan, maganda yung offer mo. Di ba? Sabi ko ngayon, mga buy one, take one, or mga hindi lang free shipping, mas maganda meron ka pang mga other offers dyan na i-add on dyan sa product mo. Kung napanood nyo po yung how to create resistible offer, yung last time na inano natin, kung ganun yung ginawa mo, most likely ikaw yung pipiliin ni prospect or ni customer. Okay? Ayan. Also, teaches me something. Ibig sabihin, nagtuturo ka. 33%. Okay? Sabihin natin, gusto mo na ikaw, sa kang insurance, let's say insurance ka, I really suggest na magturo ka. Bakit ba nila i-avail yung insurance? Bakit ba nila kailangan ng insurance? Ay, kailangan magturo ka dyan. Parang sa ads ko, di ba? Nagturo ako doon. Yan yung naging ads ko. Nagturo ako ng 3 reasons bakit ka hindi gagamit ng boost post. Yung mga ganun, di ba? Ganun yung sinabi ko doon. So, kung gusto mo na
mas authority ka na ikaw yung paniwalaan ng tao, magturo ka. Let's say, kapag networking ka, pwede ka dyan magsalita. Sabihin mo yung topic mo, 3 reasons bakit mo kailangan mag-business today. Mga ganon. Diba? It's up to you kung ano yung mga topics mo na gusto mo dapat makarelate mismo dun sa target avatar mo. Okay? Or dream avatar mo. Okay? Kailangan dapat yun yung focus mo, hindi yung basta ka lang makapag-add ng ganito, ganyan. Hindi. Kailangan yung mga messaging mo doon, no? Yung message mo, kailangan mag-focus doon. Tawag doon is message to market match. Kailangan mag-match po yung message mo doon sa target market mo. Right? Nakuha nyo ba? Kailangan ganon. Kapag nagtuturo ka, sabihin natin nagtuturo ka, nasa real estate ka. Kahit sa real estate ha, super simple kapag real estate lang naman, pakita mo lang naman siya kung ano yung mga, yung mga views. Diba? Yung pinaka-best, ang tawag dyan, spot ng bahay niya yan. Yung pinagawa ko dun sa real estate, student ko. Ayan, video mo dyan, lahat ng, sa loob ng binibenta mong unit. Ayan, tinour lang, di ba? Parang ano lang, nagtutour lang. Mas maraming engagement doon. Pinaka-raw video lang yon. Hindi masyadong edit-edit. Okay? So kung ganun yung binibenta mo na sa real estate, I really suggest na raw videos yung gawin mo. Huwag mong gamitin yung company's video. Kasi marami nang gumagamit niyan. Ang gusto ng tao, yung bago. Hindi yung nagawa na. Kailangan ikaw rin mag-create ng sarili mo para mas unique ka. Hindi yung paulit-ulit yung mga videos na yun. Nakita na nila yun. Kailangan bago naman. Right? Nagets mo ba? Na kailangan na gawin mo. Or gumawa ka ng something slide. Gawin mong video. Okay? Gawin mong video. Or sabihin natin, takot ka sa video. Gawin mo yung mag-zoom ka. Diba? I-save mo. Mag-isa ka lang. I-save mo. Tapos pwede mo i-add yun. Diba? Nagtuturo ka. Ganun lang. Ganun yung ginagawa ko before. Pero mas maganda talaga na mag-video ka kasi nga, yung, alam nyo, yung trust ng tao, mas madali kapag once nakikita ka ng tao. Di ba? Kung ikaw ba naman, hindi mo nakikita yung tao, puro voice over lang. Sino mas papaniwalaan mo? Yung tao bang nakikita mo o yung tao hindi? Di ba yung nakikita mo? Di ba? So, ganun lang naman yun. Ayan, references may interest. 26%. So, ibig sabihin para mga testimonials. Di ba? Mas powerful din yung mga testimonials. Kapag yung, let's say, isang food supplement, yung mga food supplement, napaka-powerful yan. May mga testimonial dyan, within 10 days na pag-iinom ko, gumanda yung mga katawan ko, hindi sumakit yung mga buto-buto ko, di ba? Nakalakad na ako yung mga So, kailangan mga testimonials, napaka-powerful po yan. Okay? Or sabihin natin, yung mga products mo, yung mga influencer, lalo na kapag influencer yon. Diba? Mas powerful yun, mas engaging. Kapag influencer, ito, ganitong product, pumuti ako, gumanda yung katawan ko, or kuminis yung pisngi ko, yung mga ganun. So, more on references, testimonials. So, kung gusto mo na mas powerful yung ads mo, more on testimonials rin yung gawin mo. Okay? Nakakaroon ba kayo ng idea dito sa mga sinasabi mo? Kasi ito, nakikita nyo na eh, yung consumer na nagsasabi kung bakit, saan ba sila nagre-respond. Sa entertainment ba? Sa discounts? Nagtuturo? References? Yung mga testimonials yan. So, kung may mga customers kayo na nakapag-try ng mga products nyo, or sabihin natin, wala pa talagang testimonial, yung pamilya mo, testimonial mo sila, ano ba yung response mo nila? Sabihin natin, kape, patry mo sa kape, ano ba yung maganda dyan? Or sabihin mo naman, anong para makatulong naman sa business ko? Diba? Mga ganun na. Diba? Yung pinakauna, ako nga lang gumagawa ng testimonial ko. Diba? Yung gano'n, yung mag-una talaga, medyo, syempre, wala pang ibang mag-testimony dyan. So, gumawa ka na ibang testimony na talagang swak sa tao. Okay? Ayan, comes from a brand my friends like. So, parang ano lang yan? Referrals ng mga brands. Okay? 10%. So, mas maganda. Dito tayo sa tells a story. Ayan, tells a story, mas maganda din yung mga story. Story selling, tawag dyan. So, kapag nag-story ka, and then may magbenta ka at the end. So, pero yung pinakamaganda dyan is yung nasa taas dito, first 4. First 5, maganda din yung story. Para yung story mo, kailangan makarelate din mismo sa target market mo. Okay? Huwag ka lang, hindi yung basta-basta lang mag-story kasi na walang sense. Diba? Kailangan maka-target din kung ano yung pinofocus mo dyan. Dapat dito pala mag-practice ka na, naka-on-cam ka. Kasi pag naka-off-cam ka lagi, sinong maniniwala sa'yo? Di ba? Na prospect? Sinong makikita sa'yo? Kailangan dito, maano mo na yung mukha mo. Di ba? Makita mo na sa camera. Uy, ganito pa yung mukha ko.
Kailangan masanay ka. Hindi ka na lagi naka-off-cam. Kapag lagi kasi nagtatago, di ba? Parang tindahan lang yan. Kung laging sarado yung tindahan mo, sinong bibili dyan? Alam ka, kakatok pa sila dyan. Pabili. Pabili ng ice. So, kailangan nakikita ka. Di ba? Lagi ka nakikita. So, right now, pinaka-powerful kasi dyan, nakikita ng tao. Kapag lalo na pag-online, di ba? Maraming nag-ano dyan na baka scammer ito, di ba? Sobrang dami ng ngayon, di ba? Sobrang dami ng mga scammer. So, kailangan ikaw, ma-prove mo na talagang real person ka, na ready kang tulungan, na hindi mo itatakbo yung pera nila. Ganun lang naman yun eh. Mostly, yung mga ano nila, objection nila dyan, bakit hindi sila bumibili or hindi sila sumasabi, baka scam mo sila. Ganun lang yun. Yun yung mga parang pumipigil sa kanila eh. So, kailangan, dun pa lang, matanggal mo na yung objection yun. Okay? Nakuha mo ba? So, kailangan dun pala matanggal na yun. Kailangan makita ka nila. Dito, compare mo sa mga tao nagbebenta, lalo na kasi na networking, marami kasi na yung networking. No? So, puro ka lang post-post dyan, hindi ka nakikita ng prospect. Wala ka. Dun talaga sila, hahanap ng tao, nakikita nila. Okay? So, kailangan ikaw nakikita ka. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na ito? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko. And also, i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito and for more online marketing secrets. Okay? So, once again, this is Ken Baisa reminding you, always dream big, go in, and never ever give up. I'll see you on the next video.